Putsang kulit na ito. Medyo malaki tayo ako dito. Of 30 dollars, like halos $40. Tingnan natin kung magkano magiging kita na ito. At baguhin natin yung ating order. Ethereum. Wala palang Ethereum dito. So, kasan natin itong Ethereum ng 1850. 1850. Okay. But just in case bigla magkaroon ng skyrocket and everything. Ito nga yung ano ko, yung BTC, kinasa ko yan sa ano eh. Sa 30 pa 30 31 35 3500 okay na ko tutu. Sa 31 pwede na rin 'yon. At yung ating ADA kinasa natin ng 70.70. At ito nga Ethereum natin ay 1850 natin ilagay para malakihan ng kita. So tingnan natin kung ano mangyayari dito. Ano nga ba magiging potential dyan?
kulit neto, ilang beses na ako nanalo o nag-take profits. Tingnan natin mga profits natin. Nag-take profits tayo sa ano ba tinake profits natin? Nag-take profits tayo kanina ng Ethereum at nag-take profits din tayo dito sa BTC. At ito yung mga bago nating posisyon. At makikita ngayon natin, meron tayong mga nakaabang na posisyon, which is Ethereum. Kung sakaling bumagsak, ang bilihan natin, 18 mismo, 18. Kung tutusin, kahit hindi na tayo dito sa 1790, cancel na natin to, 18 lang. Maganda na yung position, 18. Pero as of now, lahat ng position natin ay maganda. Kahit naman itong ano, ADA na to, hiyaan ko lang, nanalo, natalo, whatever. Pero usually, ang ganda pa rin ng position natin sa ADA. So, haya lang natin yung ADA. At kinasa natin ito sa 0.70. At ang ating fee lang sa may ADA, super mura ng fee. Kahit ibenta natin itong ADA, mura lamang ito. Tingnan ngayon natin, nasa yung ADA. Ito yung bilhin nating ADA, nasa 12 cents lang ang halaga. Kahit ibenta natin yan, mga 40, mga 20 cents lang siguro malamang. So, napaganda. Kung tutusin, pwede natin take profits to. Panalo pa rin tayo $1. Pero, pa tayo magtsatsaga sa $1 kung pwede tayo manalo ng higit pa dyan. Nakikita nga natin, very minimal ang ating mga taya at ang kulit to. Sa may ADA, ang 20x leverage is considered 100%. Sa BTC, ang leverage na highest dyan ay 100%. Sa BTC man, at saka sa Ethereum, pare-parehas yan. Ang pinaka-highest na leverage dyan ay 100. Mamaya, parehas natin iwa 100 ang BTC at ng Ethereum. Habang tayo naka 100% kung tutusin dito sa ADA, which is yung 100% ng ADA is 20 times, 20x. Okay? So, meron na tayong temporary gain and loss kanina dito na almost $2, pero masyado maliit ang $2 kinakalaan, kumita tayo at least $10 or $12, saka natin isasarado kahit hindi pa natin tinatamaan ang ating TP na ating kinasa. Kasa nating TP sa Ethereum ay nasa presyo ng 1850. Ang kasa naman nating profit sa ADA ay 70 cents. Ngayon, ikasa naman natin itong bago nating sabi sa BTC at ikakasa natin itong BTC o yung Bitcoin sa halagang 3,500. 3,500 nga ba? No, 31K. Kakasa natin dyan para just in case mananalo tayo ng magkano. It's like 154% ay kung sakaling tamaan nga talaga natin ang 31K. Pero you see the way, kahit anong klaseng ikasa natin dyan, basta't pag nagsasabing may $10 something na tayo nakita, ite-take profits na natin. Alright. So far so good. Naging maganda. Super smooth ang aking trading and scalping today ng June 7, 2022 hanggang itong madaling araw ng alas 3 ng madaling araw ng June 8. Kung tutusin, that is considered June 7 pero June 8 na ngayon since alas lagpas na ng alas 12. So tingnan natin, so far so good. Maganda naman yung position natin at makikita natin yung diskarte. Kung tutusin sa may live scalping ko na pinapakita ko dito o nag-live ako kanina, live scalping, mga ito, 75x na kung saan, super crazy. Pero ngayon naman, gagawa tayo lang, sa next nating episode, gagawa tayo ng around 100% naman na leverage. Super, duper, risk of trading, di ba? Lalagay natin ganyan, ha, yip. Okay, tapos talagay natin dito. Ewan ko lang, maaaring bukas. Pero ilagay na natin, prepare na natin. Bukas, which is mamaya pa lang hapon. Since June 8 na ngayon. So yeah, i-follow nyo ako dito sa aking official financial Facebook page, Alexonse Business Management Consultancy. At kung gusto mo makatikim ng kung anong klaseng kita ang katulad ng pinapakita ko rito, yes, i-click mo itong i-click mo dyan sa may description box yung aking link na which is ito para makapag-register sa BitGet. At yun nga, nag-demonstrate ako ng
Okay, so yes, you can take advantage sa may functional features netong BitGet, yung copy trade. Pero pretty soon, i-announce ko mismo sa aking Facebook page na kung saan ako mismo ay magpapa-copy trade at nire-ready ko lang, pinagpaplanuhan ko ng maayos para na sa ganoon, lahat tayo manalo sa Alex Jose copy trade under BitGet. Ay, naku, sarap doon. Very exciting yon. So makikita ngayon natin dito, ang nakikita natin may dalang klaseng threshold dito. Ibig sabihin yan, ito yung aking considered average. Habang ito naman yung aking pangsalo, nasa 18. Ayun, nasa 18. Nakasalo ako dyan. So 18. So ngayon makikita ngayon natin 18 rin itong sinasabi dito na measurement natin dito. Pero tagalin natin ito, okay, kahit hindi na. Kusa, yan yung guide natin na kung saan once na umakita yung presyo, kung sakaling mababara tayo, dito tayo dapat bibili sa 18. Huwag dito, kundi dapat pababa. At least kalahati, pababa dito. Or number one, Pinoy Smart, yung 18. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Kung magagawa nga ba natin kumita ng $10 uli pataas sa Ethereum na naka 100x naman this time. Kasi mga nakaraan, o mga ilang oras o minuto na nakaraan, na aking trade ay naka 75x ang aking Ethereum. Pero ngayon, naka 100x na. Makikita nyo naman, kahit naka 100x, hindi ako masyadong natatakot, nag-worry din everything. Kasi, una-una, from the bear strike, bago ko pabilin, consider na, kumaga, sa position ko pa lang, eh, meron na akong ano, consider the, na, nasa consider po, winning position ako dito. Kahit anong klaseng billing ko, kunyaring presyo dito, nasa consider winning position ako. Lalo-lalo na ngayon, kahit magkaroon pa ng temporary loss ito, ng $3, $2, $4, $5, still a good sign. Ngayon, titignan natin, ngayon yung BTC, ano nga ba nagiging movement ng BTC, na kung saan lumipad yung presyo kanina, at ito yon, lumalabas na nasa falling wedges yung BTC. Ito, falling wedges yan. Tutusin. Pero sa ibang idea, is still bargain. Still bargain. The more na bumabagsak ito, sa 50%, that's good. Makikita ngayon natin sa 50% o saka sa umakyat. So, the more na pupunta siya na 50%, the more na maganda. The more na mas bumaba pa siya sa 50%, mas lalong maganda. Mas lalo tayong mag-piesta. The more na lumapit ito sa 20, papaba. Yung stochastic, habang ito, papalo ito ng 50, papaba. Yun. Yun ang go signal para tayo ay kumulik pa more ng volume. Bibili ulit tayo dyan ng additional $10. At kung sakaling bumagsak itong Ethereum nandito, bibilihin pa rin natin ng additional $10 na naka 100x. Kung bumagsak ang BTC sa gayong klaseng presyo sa 3,300, tapos sa hanggang all the way sa 30k, bibilihin pa rin natin na naka 75x. At ito namang ADA, haya lang natin yan, hindi naman masyadong importante sa ngayon yan. Kasi once na umakyat yung BTC, aakyat din yung Ethereum at aakyat din ang presyo natin. O kita natin dito sa ADA. Kung tutusin, kung mahilig lang ang pagtsagaan ng mga maliliit na kitaan, $2 something, pwede natin laruin yung ADA ng paulit-ulit ng $10 lang para less risky. Diba? Pero kung tutusin, pwede tayong tumira dito ng $20, $40, or $50 sa ADA. Pero mas gusto kong tumira ng between 75 or both ways ng Bitcoin at ETC ng 100% na leverage dito sa BitGet, na kung saan wag nyong gagawing mag 50x, 75x at 100x kung hindi naman kayo tunay na professional at eksperto gaya ng aking dinedemonstrate na makailang araw na. Lalo na ang pinaka most recent record ng aking demonstration na pinaka highest o ilan sa pinaka highest leverage risky trading and scalping ay yung kaninang medyo gabi-gabi ng kaning ating gabi ng June 7, 2022, which is naandito yon sa aking Facebook page, official Facebook page, at naandito ngayon yung mismong aking sinabi, tara, laro tayo, Repapit 75X High Risk Scalping Demonstration. Click mo dito, mag-register na sa BitGet using my link. Okay, which is so far so good, naging maganda. Ang ate sigurong may pangpulang kabayo. Okay, yes, ayan nga, dami ko mga live video rito na live crypto trading na kung saan may kita nyo super duper excellent demonstration. So may kita ngayon natin, medyo nagkaroon ng kung anong klaseng big time na height dito, which is good.
At naman na umakyat itong Bitcoin, aakyat din ang Ethereum at aakyat din ang aking ADA na aking posisyon. So far so good, ang ganda ng ating posisyon. Para hindi yata ako matutulog ngayong gabi o ngayong umaga para manalo pa ng extra pera dito sa Ethereum at Bitcoin using the broker, my official crypto broker, BitGet. Kaya kung gusto nyong ma-experience mga gitong klaseng kagandahang kitaan sa trading and scalping, ay gumamit na tayo ng BitGet. I-click nyo itong aking link na ito, which is makikita sa may description hanggang all the way para makaregister ka rito. At later, kung gusto mo maki-Apple Burao na magkakaroon ako later on ng Alexonse Copy Trade dito sa BitGet. Okay? Magbibigay ako ng some kind of advice or guidelines later on once kinasa ko na ang aking copy trading dito sa BitGet. Pero as of now, ay nagde-demonstrate tayo ng whatever set of kakayahan, kapasidad ko para na sa ganun medyo mahimasmasan ang iyong maaring nagdududa, nagdududang damdamin, nag-gets nyo? So, bahala kayo sa buhay nyo kung nais nyo makikopy trade sa akin later on o hindi. Pero ang sinasabi ko lang, ang importante ay yung mahalaga. Mahalagang na mag-value kayo ng time. Lalo-lalo na, paloorin nyo itong aking live scalping na 75x na leverage. May sinasabi ako dyan na kung saan, ano yung proper way, how to. Proper way, how to copy trade. Okay. Lagay natin dito. Also, demonstration ng copy trade bit sa BitGet. Nakikita nyo lumilipad yung presyo. Ayip. O di malaki na temporary gain natin. Ayan o. Diba? Kumikita rin tayo ng malaki dito sa may, ano, sa may ADA. So far so good. Nagiging maganda ang presyo ng ano. Ng okay. Mas lumipad pa. Lalo pang lilipad yan. Yung Bitcoin lumilipad at yung ADA. Yung Ethereum lumilipad dyan. So ngayon, kung pinaka-highs nito ay 1880, alam mo na agad, pupunta ito sa 1850. It's the same process na pagkakasa ko dito na 1850 natin, binibenta yung Ethereum. Ano, 1850 at 31K naman yung mismong Bitcoin. May kita ngayon natin dito, pinaka-highs ng Bitcoin ay 3481. That's good. May kita ngayon natin, meron tayong temporary loss na maganda-ganda dito. I mean, temporary gain sa Ethereum. At yun nga, we are heading for 1820 to 1850. So pretty soon, somewhere down the road, pretty soon, mamaya tatamaan na natin 850. At ayan na nga, at sumisiklab, nakikita nyo live na live na ako yung nagtitrade. At eto na nga, unti-unti na tayo nananalo ng super laki. Okay, super laki sa super malaki kasi ang aking risk na ginawa 100x, so tangina repa pitch 100x, tapos less than $10 na puhunan. Woohoo! Sino makaagawa ng kagaguhang ganyan? Tutusin nyo, umakyat dito, hindi lang $5 ang ating temporary gain, kundi mas mataas pa dyan. Mas mataas pa dyan ang ating total gain. Nai-guess nyo? Okay, so sa par, kung sa cellphone ko titignan to, meron daw tayong temporary gain ngayon ng $5.42. Medyo may konting delay lang dito sa Bay desktop. Hindi ko malaman bakit nakaka-delay. So sa ngayon, $5.42. Oh, okay, sa ngayon, $6 na ang ating temporary gain since na lumilipad ang presyo ng Bitcoin na kung saan sumasama o sumasabay ang paglipad ng Ethereum. Okay, so ngayon, so far, so good. 25 na lang hinihintay natin dito at tatamaan na ang ating take profits action na kung saan 1850. Malapit-lapit na tayo kung 1850 yan. Malamang mga $10 may get ang ating kikitain dito sa Ethereum at kikita rin tayo ng mas maganda-ganda ng konti doon sa Bitcoin. Okay, so far so good. Sa ngayon, meron tayong temporary gain na $7. Parang gusto ko yatang i-take profits yan pero hindi pa masyado kasi gusto ko talaga take profits at least $10. Makasampung trade lang ako ng $10. $100 na ang aking kita. Guess nyo ang ibig sabihin. Kaya napakaganda na ikaw ay mag-register dito sa BitGet gamit ang aking link dito. At ayun na nga, so far so good, nagiging maganda, kumikita na tayo ng mas malaki pa, nasa 8 na ang ating temporary gain at nandito na tayo heading for 1830 up to 1850. So far so good, nagiging maganda ang aking plano, so i-take profits natin kunyari itong ADA na to, since maganda na yan, mura lang naman ang puhunan natin, i-take profits natin yan para nasa ganun, pwede tayo sumabit sa ADA. Sabi tayo sa ADA na medyo malaki.
Sabi tayo ng medyo malaki sa ADA, mga 20 siguro, whatever. Okay, makikita ngayon natin, meron na tayong temporary gain na mas malaki dito sa ADA. I mean sa, sa Ethereum, okay, lumilipad ang presyo. Okay, so that's sumatotal, nasa ano na tayo. Ang pinakaas natin ay 1828. That's good, 1828. Tutusin, pwede na tayo mag-take profits dito. Pwede na tayo mag-take profit sa $8 kahit hindi na natin hintayin pa yung ano, yung pinaka highest. Okay, take profits natin. Okay, nakapag-take profits na tayo sa ADA at bibili tayo additional $10 o kaya $20 since papunta naman yan sa around 1850 something. So, itaya natin 100% pa rin sa Ethereum. 100% pa rin na leverage, na i-guess nyo. So, ngayon, gagawin ngayon natin, ikakasa natin to sa much higher value o presyo, which is 1900 na. Since malapit na tayo sa 1850, 1900 natin ikakasa. Okay, so far so good. Medyo may gain agad tayo dito sa ADA since ang ganda ng momentum o trend ngayon. So, potentially, pwede pang sumiklab pa ng gusto ang presyo ng Bitcoin at ganun lang din mangyayari sa ating position sa Ethereum. Okay, so far so good. Maganda. Magkano lang puhunan natin sa may Bitcoin at panalo na tayo. Kung tutusin, panalo na tayo sa Bitcoin, Ethereum, ADA, whatever. Pero, pwede pa rin tayo mag-take profit. So, so far so good. Medyo nakapag-take profit sa tayong dalawang beses dito sa Ethereum. Puta, boundary tayo lagi sa Ethereum. Ang dami natin kita sa Ethereum. Kung tutusin, pwede na rin natin i-take profit yung Bitcoin ngayon. Kung $3 something yun, or around $3, sabihin na natin after charges, talo tayo, after charges, kakain niya yung piso at panalo lang tayo ng DOS. Pero ba't natin iisipin yung DOS kung pwede tayo maghintay ng $5 up to $10 na potential na magiging kita natin once naging 31K na ang mismong presyo ng Bitcoin. Alright, that's good, 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 good. Ngayon, para magkaroon tayo ng idea kung ano mangyayari sa Bitcoin, punta ngayon tayo dito sa Investagram at ibubuksan natin itong Alexonse Fraud Dashboard na one-of-a-kind software na aking dinevelop for long fucking years. Okay, kukunin natin data dito sa Investagram ng Bitcoin para malaman natin, ma-detect, predict, project kung ano magiging potential na tatamaan ng Bitcoin para sa June 8. Para sa June 8, 2022. Alright, copy natin itong data na to habang tinitingnan natin dito kung yung ating position. Okay, maganda yung position pa rin natin at super ganda pa rin ng ating position o ating ano, magiging kitaan at any moment. Buray natin mga data ito para ilabas natin, ipasok natin ang data ng Bitcoin. Okay, so far na dito na itsura ng Bitcoin. Ito yung candlestick na kung nagsasabi na ito ay nasa like parang falling wedges na ewan dyan. Pero consider that's bullish signal. Lalo na kung alam mo kung paano bumasa the proper way ng nakikita mo dito na charting. At ito naman yung pinaka ranges niya. At ngayon, makikita ngayon natin dito yung forecast para sa June 8, 2022 sa bullish signal daw kung aakyat daw ang presyo, kung aakyat. Uy, hoy. Nakita niyo 'yan? Ay nako. Hay nako. Hay nako, close natin. Teka ha. Teka. Close natin 'to. Teka. I-close natin lahat ito. Teka. Oho, yung ganda ng kita natin. Ngayon, bibili ngayon tayo ng ano, ng Ethereum uli halagang ano, $26 at bibili rin tayo ng Bitcoin. May kita ngayon natin yung Bitcoin. Lalagay na natin sa 100% yung Bitcoin. Lalagay natin sa 100% na leverage para mas maganda ang kita natin. 125 na nga yan kung tutusin. Okay, lagay natin ng 125 yung Bitcoin at tataya tayo ng around $20. Okay, yan. Okay, taya tayo ng $20. Good, good. Naka 124x. Tang ina, nagagawa natin tumira ng mas higher na leverage. Okay, so far so good. Nagiging maganda ang ating record dito at benta na natin itong ADA. Malaking kita natin sa ADA. Malaki kita natin sa ADA. Benta, 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 benta. Okay, so far so good. Bibili tayo sa ADA uli. Bibili tayo sa ADA. ADA, 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 ADA. ADA. Okay, bili tayo sa ADA. Bili tayo mga around na siguro 20, bili tayo ng 20 para kahit papano. Okay, bili tayo sa ADA ng 20. Okay, so far so good. Meron na tayong kita temporary loss $5 doon sa Ethereum at meron na rin tayong kita. Sipin nyo, tingnan niya. Ang tataas ng leverage na to, tanginang yan. Hayip.
Tingnan natin kung mananalo tayo ng malaki yan sa 125x. I mean 124x leverage sa Bitget. Anak ng pucha. So nakikita ngayon natin dito, nag-skyrocket na ang Bitcoin at nag-skyrocket din ang kita natin sa Ethereum. Makikita daw natin ngayong June 8, 2022, sa bullish signal daw magiging 31K, 25%, 31K yung Bitcoin. Tapos eto na nga, makikita natin, kung ano sinasabi ko rito, yan ang ginagawa niyang presyo. Papuntang 31K, anak ng puta. Ngayon sa 50% naman daw magiging 31K, 621 ang Bitcoin ng June 8, 2022. Ngayon kung maaabot daw tayo sa bullish signal ng 75%, magiging 32K daw, 32K 167 yung magiging presyo ng Bitcoin. Makita natin, tinatamaan na yung 25% na success rate dito na keso 31K daw ang magiging presyo ng Bitcoin. At sa 100% magiging 32,700 daw ang Bitcoin. Tingnan natin kung magkano na temporary gain natin sa 124X. Sa 124X, okay, panalo na ngayon tayo dito sa may ano. Tirayin na natin yung ano, yung Ethereum. At tirayin na rin natin, teka. Medyo bumagsak ang presyo natin sa temporary gain natin sa 120 something na ano, na temporary gain sa ating Bitcoin na 124X. Hayi, pinaka-highest na ano nilagay natin dito. Okay, yun lang. Nag-e-error ang ating ano dito. Nag-e-error. Teka lang. Nag-e-error. Okay, hindi natin malaman ba't nag-e-error to. Okay, so far so good. Medyo bumagsak ng konti, pero it doesn't matter. Bibili pa rin ulit tayo ng Ethereum at bibili tayo ng 100 pataas na leverage na naman. Itaas natin yung leverage, 100 lang ang kaya ng leverage. So ngayon, gagawin natin, bibili tayo ng at least mga $20. $20, bibili pa ba tayo dyan? $20? Hindi, mga $10 lang. $10 lang para just in case. Okay, $10 sa Ethereum. Okay, habang meron tayong temporary gain ngayon at $4, which is kahit papaano, magkano nga ba ang fee doon sa may 100? Okay, $1. So, ibig sabihin, mga $2 to $3 ang acting magiging fee kapag nag-take profits tayo. So, ngayon, kahit sabihin pa natin temporary gain natin $3, hindi pa maganda yan. Dapat ang maging gain natin dyan, at least $10 ang ating magiging profits dyan. Dapat, na-get yung idea. Dapat, ganyan ang ating magiging profits and everything, blah, 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 blah. Okay, that's good. Okay, ang ganda ang ating position. Kung tutusin, napakaganda ng ating position. Okay, we are in a winning position. Lalo na, meron ditong record ditong Ethereum. Tignan ngayon natin itong Bitcoin. Ano nga ba mangyayari sa loob ng Bitcoin? Ano ba mangyayari? Katulad niya, may projection na tayo sa may Bitcoin. Tignan ngayon natin anong sa loob ng isang oras bullish signal, sa loob ng 5 minutes is still fucking bullish signal. That's good. Tama yung 124 natin na ano dito. Tingnan nyo, lumipad lahat ng chart ko dito. Hayip yan. Lumipad. Tignan ngayon natin. Okay, so far so good. Naka 124X tayo sa BTC. Hayip. Naka 124X tayo sa BTC. Okay, bago ang lahat mangyari na to, do-double check ko lang yung ating okay, malayo kung tutusin ang ating ano. Teka lang nga, medyo parang ano yata ito ah. Medyo parang delikado yata yung position natin sa 124X. Tignan natin, magkano ba ang presyo ngayon ng BTC? 3,800 versus sa ating liquidation price ay 3,600. So, pwede tayong maliquidate yan. Pero sa ngayon, hindi tayo basta maliliquidate kasi pwede na tayong mag-take profit sa BTC uli. Take profits natin. Okay, bibili ngayon tayo sa may BTC. Bibili tayo sa may BTC. At ilalagay natin sa pinaka-maximum talaga, hindi in 24, 25. Yes, lagay natin sa 25. Tapos bibili tayo ng around, let's sige, ano na natin? Mag-take risk tayo. Take risk, $50. Okay, $50 sa BTC. Okay, tignan natin, mag-take risk. Sugal na to, repapits. Huwag yung gagawin. Itong gagaguhang ginagawa ko rito dahil pwede kayong masunog. Pwede kayong tamaan ng kagaguhan dito. So, magkano charges natin pagkabili ng $40 o $50 sa may BTC? Charges natin $3.44 sa pag-buy pa lang. So, potentially, ang ating magiging charges nasa around $6 to $7 dyan sa may
BTC na naka 125 naka 125 na leverage. Ayip, tanginan yan. Sunugan to, repapit, sunugan. Sunugan po, tama. Mataas na risk, mas mataas. Mataas na risk, mas mataas na reward. Na-guess nyo? Mas mataas na risk, mas mataas na reward. Ito na, okay. Okay, mas mataas na risk, mas mataas na reward. Mas mataas na risk, mas mataas na reward. Yes, meron tayong kumus na $11 na ngayon. Alright, $12 na ngayon. Alright, tignan natin, hintayin natin. 31K! 31K ito. 31K, yung aabutin, yan na, malapit na. Siyempre, sinasabi dito sa aking Alexonse dashboard, magiging presyuhan daw ay nasa 31K, 31,600, 31,500, blah, 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 blah. So ngayon, gagawin ngayon natin, just in case lang biglang lumipad, ilalagay natin sa sell profits na 31,500 o 31,500. Okay, lagay natin 31,500 just in case. Okay, nasa 30. Hindi, 31,200 lang kung tutusin, pwede na tayo mag-take profits doon. You see the way, hayaan natin. Okay, meron tayong $16 ngayon na temporary gain. At syempre, tataas pa yan, tataas pa yan, tataas pa yan. Okay, medyo bumabagsak ng konti. Medyo bumabagsak ng konti. Okay, taas mo ng konti, mag-take profits na tayo. Taas mo ng konti pa. Taas mo ng konti, taas mo ng konti. Itaas mo ng konti. Taas mo pa ng konti, 31K yan eh. 31K, 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 31K. Okay, taas natin ng konti, $16 ang ating kita, o $17, yes! Okay, bibili ulit tayo sa may, ano, pero leleta lang natin para just in case masunugan tayo. Okay, $16 tayo natin, $16, okay, panalo tayo so far, ito na mga kinita natin, ayan, ganyan kalaki, uhoy, tanginig yan, okay, so far, so good. At sa Ethereum, hindi pa tayo masyadong kita ng ganun kalaki, hindi, palagay ko, pwede na tayo mag-take profits itong kung tutusin, pero kahit hindi na, haya lang natin, yung sa may ada natin, medyo hindi pa tayo masyadong ano dyan, okay, 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 okay. Repapits para si Raul lang tayo dito. Okay, may $5 tayo na temporary gain sa Ethereum. Kung halimbawa minus natin yung fee, mga $3 lang ang magiging pera. O kita natin dyan kung sakali, pwede natin i-take profits yung Ethereum at maglagay tayo ng 100 plus na kanyang, hindi, 100 lang yata nakalagay dyan yung leverage, 100 lang yata. So ngayon, gawin natin, ito na, nasa 31K na yung kututusin, nasa 31K na kututusin ang BTC. So ano yung kinasa natin na take profit sa may BTC? Teka lang, ano ba ginawa to? Wala tayong Ethereum pala, nagkamali tayo. Bibili tayo sa may Ethereum, meron pala tayong Ethereum. Okay, gagawin natin, babaguhin natin yung ating wala na pala ito, mga bago na pala yung ano natin, so kakasa natin yung BTC, ikasa natin sa 31,500, ikasa natin ito sa 31,500, para just in case, 31,500, katulad sa may projection natin, tapos yung Ethereum, ilagay natin yung Ethereum sa around, magkano na ba yung presyo ng Ethereum? Lagay natin ng 19, magkano ba Ethereum? Magkano ba Ethereum ngayon? Buta 18, okay, 19, lagay natin sa 19, 1900, okay, that's good, 19, okay, alright. Okay, papasok na ng 31K 100, 31K 200, up to 31K 500. Katulad yung sabi dito, sa 25% daw na success rate na bullish signal sa June 8, 2022 ay 31.75. Tapos yung 50% is 31,621. At 75 ay 32K 100 something, blah, blah, blah. At ito na nga, lumilipad na ang presyo, mga repapit. Lumilipad na ang presyo. Tingnan ngayon natin, magiging temporary loss natin ngayon. Okay, medyo malaki na ang ating temporary gain dito sa Bitcoin at dito sa Ethereum. So far so good, nagiging maganda ang ating ano, pwede na natin i-execute yan kung tutusin. Pwede natin i-execute yan kung tutusin yung Ethereum, since malaki na ang kita natin niya, i-execute na natin. Tapos okay, execute natin. Okay, na-execute na natin yung ano, yung Ethereum, at bibili ulit tayo sa Ethereum. Okay, bibili ulit tayo sa Ethereum. Bibili tayo ulit sa Ethereum. Okay, para lang tong ano, para lamang itong karera, puta, para karera ng ano. So itaya natin ng konti, mukhang maganda pa rin yung ano. Itaya natin ng konti, manugal tayong konti. Blue ka, bumuling nga, tanginan mo ka. Okay, take profits na natin. Take profits na natin yung BTC. BTC, take
Take profits natin itong BTC. Take profits natin itong BTC. Take profits natin itong BTC. Taas mo ng konti. 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 Sige, sige na nga. $16. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. $16. Sige, 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 sige. Sige, 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 sige. 17, 18, 18, 18. Okay, okay. Take profits. Take profits. Okay, so okay, okay. Magkano na ba yung ano natin dyan? Oh, panalo tayo ng $19 sa may BTC. Oh, kuha natin yung BTC. Kuha na natin. Bili ulit tayo sa may BTC. Okay, kuha tayo sa may BTC. BTC. Manukal pa rin tayo. $50. Oh, tanginin yung high up yan. 125x. High up yan. Woo! Okay, sige, sige, sige. Tira ng tira hanggat may chance pa. Hanggat may chance pa. Tira ng tira. Tira ng tira. Tapos mamaya, hinto na tayo repa pitch. Mga ilang minuto na lang, hihinto na tayo sa pag-trade. At boundary na ako kanina pa akong tutusin. Boundary na ako kanina pa ng bandang 11, 10, 11, 12 ng gabi. Boundary na ako kung tutusin maka repa pitch. Boundary na. Okay, mukhang ba-boundary pa tayo for the next time, for the third time, for the fourth time. Puta, ilang beses ako nanalo sa whatever shit na tinitira natin ating tinitrade dito. So, pabuti natin ng almost $20 ulit ang ating kita dito sa Bitcoin na kung saan nagsasabi na keso 31,500 na ang aabutin. Ikasa natin sa 31,500 ang BTC. Lagay natin sa 31,500 para just in case sumiklab ang presyo sa pool ang ating profits. Okay, meron na tayong temporary gain, 18 ngayon o 17 ngayon. Okay, okay, malapit na tayo na naman sa ano. Sige, teka, itaas mo ng konti, taas mo ng konti, taas mo ng konti, itaas mo ng konti. Taas mo pa ng konti, taas mo ng konti. Itaas mo ng konti. Itaas mo, taas mo. Taas mo pa ng konti. O sige, take profit sa tayo, mga $19 or $20 or something. Okay, okay, nakapag-secure na tayo. Ayan o, may $15 tayo. At bibili na naman tayo. Pero this time, medyo lilitan natin para just in case putakan tayo ng ano, pasabog. Okay, ayan. Nakita natin, sumampa na tayo doon. Meron na naman tayong kita. O meron na, maganda na naman kutusin po siya. Naka-125x yan. At yung ating Ethereum naka 100x leverage na super duper crazy na trading, anak ng puta. Maganda sana ito kung nailove natin, pero okay lang, okay lang. At least nire-record natin ang live scalping and revolutionian natin dito. Okay, that's good, that's good. Okay, that's good. Good, 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 good. Okay, good, good, good. May nagme-message sa akin dito. Ano ba yung mini-message nito? Ano ba mini-message nito? Ano ba mini-message nito? Bitcoin contract level 70%, please. Pay attention. Please pay attention the risk. Anong klaseng risk? Patay tayo dyan. Natalo tayo doon. Okay, natalo tayo doon. Yung pala nag-message sa akin. Magkano yung na-liquidate natin doon? Magkano na-liquidate natin? BTC? Okay, na-liquidate tayo sa may BTC. Pero who cares? Na-liquidate tayo sa may BTC. Antayan natin doon 18. Okay, at least malaki pa rin ang panalo natin kasi na-liquidate tayo doon. Okay, so okay. Okay, medyo meron na tayong ano doon. Medyo na meron na dapat tayong kadalaan doon. So ngayon, tingnan ngayon natin. Okay, $40. Nako, patay tayo dyan. $40. Teka. Ano ba yun? Ethereum. Punta tayo sa Ethereum. Malulusaw tayo sa Ethereum. Pwede tayo malusaw sa Ethereum. Anak ng puta, dapat $20 lang dapat inano natin. Okay, magkano liquidation? 1768. Okay lang, 1768. Okay lang, na-liquidate agad tayo doon sa may 125x, which is okay lang naman at malaki na kinita natin. Okay lang yung kahit na-liquidate tayo doon. Magkano nga ba sumatata ng liquidation o whatever shit na nasunog natin doon? Meron tayong malaki naging ano natin yata doon. Talo, patay tayo dyan. Malaki naging liquidation natin doon. Patay tayo dyan. $20, sabi na natin $40 or something. Ewan ko lang kung magkano sumatotal na ating talo doon. Na-liquidate tayo nang wala sa oras. Hindi ko kasi masyado nakita. Pero who cares? Okay lang. Yun nga lang, medyo delikado ngayon tayo dito sa position natin dito sa 100x na Ethereum. 100x na Ethereum. Tignan natin. Pero see the way, gagawin natin. Yung 100x na Ethereum na yan ay sasagipin natin kung sakali. Sasagipin natin kung sakali kung bumagsak yan sa may 17, pero 1768 kasi tayo, 1768 tapos 18 ngayon, medyo malayo pa ang ating liquidation. Sana nga ay hindi tayo maliquidate kasi sayang naman lahat ng ating pinaghirapan. Tignan ngayon natin, yun nga, yun pala yung nagme-message sa akin kanina, hindi ko nakita. Dapat pala, dun sa may BTC ay nakakross ako para na sa ganun hindi tayo nasusunugad. Ay sayang, ang ganda sana yung discard doon, pero gawin natin, balik na rin natin. Ibalik natin ng konti ito, lagay natin sa 50% lang, bawiin natin yung sinunog niya sa atin.
Okay, bawiin natin yung kanyang sinunog sa atin. Tignan natin, bawiin natin ang kanyang sinunog sa atin. Bawiin natin. Bawiin natin ang kanyang sinunog. Okay, taya lang na tayo ng $20. Gaganti tayo dyan. Tignan natin kasi pwede pa rin uling mag-retest yan dyan. At iyon nga lang, medyo delikado ngayon tayo dito sa ano. Medyo delikado tayo ngayon dito sa may Ethereum. Patay tayo dyan, malalagas tayo dyan. 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 Sa Ethereum, patay tayo dyan. Okay, pwede tayong malaga sa Ethereum kung tutusin. Yun ang problema pala dito, dapat nakakross pala ako sa may ano, sa Bitcoin habang ako'y nagwa 100x and something. Nakalimutan ko kaya tayo na-liquidate. Nakalimutan kong i-adjust ang ating measurement from isolate to ano sana, sayang. Sayang ang sayang extra $20 doon na nasunog sa ito na-liquidate. Yung $20 and something, sana makita ko ngayon to. Malalaman ko later pag pinaload ko ulit yung video na to kung ako nga ba'y nasunugan ng $20 to $40 to $50. Ewan ko lang kung magkano temporaries natin doon kasi hindi ko masyadong napansin kung ano kasi pinagkakalkal ko. Pero so far so good, nakalagay naman dito sa as total profits ko o total overview ng aking account o dito sa may ano sa future trading. Meron daw tayo $222 daw sa ngayon. Yun nga lang, meron tayong malaking temporary loss dito sa Ethereum. Patay tayo dyan, anak ng puta. Pwede tayong tamaan ng pagkasabong nito. So far so good, medyo ano naman, medyo safe pa naman tayo. You'll never know, baka mag-bounce back to. So pag bounce back niyan, pag bounce back ng konti lang niyan, aalis na tayo diyan sa Ethereum kasi baka tamaan na tayo ng tuluyan ng Lintek sa Ethereum. Tingnan natin, medyo bumabagsak kasi 'yan eh. Pabagsak kasi yung BTC, pabagsak, masyadong grabe itong nangyayari ngayon dito. Pabagsak habang meron tayong hawak dito sa BTC rin ngayon, at least $20, pero masyadong too much. Ay, hindi naman masyadong too much since naka 50x lang tayo. Since naka 50x tayo, hindi tayo basta masusunog. Lalo na ang ating position o liquidation ay nasa 30,677. Bago pa mangyari yung 30 o linya ng 30,900, syempre Google Pay natin yung average yan. Para nasa ganun, hindi tayo basta maliliquidate. Nakalimutan ko lang maglagay dito sana ng ano kanina para hindi tayo maliquidate. Kaso naliquidate tayo dito sa Bitcoin. Naku sana, nakalimutan ko maglagay dito, mag-add ng leverage. Para nasa ganun, hindi sana tayo nasunog. Patay tayong bata dyan kasi medyo na ano tayo dito. Medyo naiipit tayo ngayon dito sa ano sa Ethereum, pero tingnan natin kung magagawa natin ang paraan na tayo makatakas sa Ethereum. Tingnan natin kung malilessen natin ang ating risk, pero ayoko na sanang umano pa diyan, pero tingnan natin. Okay, just in case. Okay, kung $40 siyan, edi ilalagay natin $40 din dito. Tingnan natin. Sa ngayon kasi hindi pa masyadong maganda. Hindi pa masyadong maganda na dakmain agad yan kasi pwede pang bumagsak, depende sa kung ano sinasabi ng Bitcoin. Kasi yung Bitcoin pwede pa rin bumagsak. Okay, puta, $70 na ang ating ano dyan, patay tayo dyan. Okay, pero malabo pa naman mangyari na matutuloy tayong masunog dyan. Tingnan natin kung tutusin ko pwede na kung ano, pwede nating ma-drag down all the way down yung ating average yan kung susundan natin kung saan siya nagpupunta. Kung susundan natin yan, pwede tayong manalo kung susundan natin yan, pero as of now, hindi pa masyadong ganun kaganap na maganda yung position natin, so hindi tayo basta pupunta dyan. So sa ngayon, yung PTX natin na BTC, okay pa rin yan, wala tayong pakialam dyan. Ang pakialam ngayon natin na risk ay ito ang delikado ngayon, yung itong Ethereum. Patay tayo dyan, patay tayong bata dyan, patay. Kasi pag nag-retest dito yung Ethereum, yung BTC, puta, malulusaw itong position natin. So, kinakailangan maging super duper careful tayo. Okay, pero malalayo pa naman. Tingnan natin Ethereum sa loob ng isang 5 minutes, sa loob ng isang oras, bullish signal pa naman siya. Pero medyo dito, tapos dito, bearish signal. Kumbaga, parang nag-ano lang, nagre-retest sa may support o nagko-consolidate. Pero ito nga, ang pangit nito sa loob ng 5 minutes. So, yes, pwede tayong malusaw dito. Pwede tayong malusaw sa Ethereum. Pero tignan natin kung ano mangyayari. Tatry natin yan, i-survive. Itatry natin, i-survive yan. So, gawin natin, survive natin. Ilagay natin ng konti ito. Pak! Okay. Hindi tayo masyadong umabot sa
market price, patay tayong bata dyan, patay tayo dyan, hindi tayo masyadong umabot. So gawin natin dapat talaga ano tayo, umabot tayo dyan eh, para hindi tayo may, para wala tayong malaking temporary loss. Dapat umabot tayo mismo sa current market price. Dapat umabot tayo dito. Nakita natin ang galing dito yung ating average. Pinapababa natin dito. Tignan natin kung magagawa natin ma-survive ito, kaso masyadong malaki na. Okay, anak ng puta, biglang meron ditong ano, shorting. Meron pala akong shorting dito. Patay tayo dyan. Tignan natin yung Ethereum, sinoshort niya. Patay tayo dyan. Sinoshort niya yung Ethereum, sinoshort niya. Kung ibig sabihin ko sinoshort yan, halaki ng chance na pwedeng bumagsak itong presyo ng Ethereum. Pero tignan natin, sana wag naman. Hindi bali nang sunugin mo itong aking shorting dito na naka 100 times, patay tayo dyan. Pwede tayo masunog dito, 100 times. Ayip! Ano ba naman to? Bakit itong bet geto to? Ba't 100 times nakalagay dito? Whew! Sa Ethereum, 100 times, patay tayo dyan. Marami pwedeng masunog sa shorting. Tsaka sa ano, uto, shorting 100 times. Ayip yan. So, tingnan natin, sana makarecover na nga tayo dito sa Ethereum. Tingnan natin, ito lang problema natin talaga, yung Ethereum. Kinakailangan makatakas tayo dito sa Ethereum, anak ng puta. Kailangan natin makatakas sa Ethereum. Okay, kung tutusin, pwede nating i-drag all the way down ang ating average dito. Pwede nating i-drag all the way down ang average natin dito sa Ethereum. Pwede nating i-drag down yan sa pamagitan na balikan natin ang kanyang sumatotal na ano. Kaso, masyadong too risky na yung 100 na taya dito, $81 na taya dito. Kasi unti-unti niyang kinakain dito, mauubos tayo ng Ethereum. Patay tayo dyan. Ngayon, bakit mer? Magkano yung taya ko ditong shorting? Mukhang tinamaan natin itong ano si, ewan ko kung sino ba itong ginawa natin dito. Magkano taya natin? $40. Okay, $40, nagsya-shorting siya. Ang take profit sa action niya ay 1809. Ah, 1809? Ano ba to? Ethereum? 1809. Pinapabagsak niya sa 1809. Ang stop loss cut loss ay 1853. Okay, tignan natin. Sana nga makarecover na tayo dito sa Ethereum. Sige, taas mo ng konti. Itaas mo ng konti. Taas mo ng konti. Sana makarecover na tayo at tatakas agad tayo dyan. Tatakas agad tayo dyan. And then after that, isasarado ko lahat ng aking position nang sa ganun, ma-minimize na ang ating risk. Okay, nag-stop loss, cut loss na siya mag-isa nang dahil value yung ano, nag-sinort niya yung ano, Ethereum. So talo tayo ng 20% doon sa $40 na nakataya doon sa copy trading. So nag-fail yun, talo tayo ng 40 ng 20% ton. So 20% ng 40, that's like around $8 plus whatever set of charges doon sa shorting sa copy trading. So far, ayun nga, naging magpalpak ang naging discounted doon sa shorting niya. So ngayon, tignan ngayon natin kung makaka-recover tayo ng tuluyan dito sa Ethereum at lalabas na tayo para nang sa ganun, hindi na tayo tuluyang masunog. Ilalabas na natin, itaas pa ng konti kahit maka-break even man lang sana tayo, itaas man ng konti para maka-break even. Pero para mas maganda yata kanina yung umakit, stop loss, cut loss na natin since sa malaki yung ano, parang gusto ko na yata ang stop loss, cut loss to kasi baka hindi na magano eh. Baka hindi na mag-recover, stop loss, cut loss na natin itong Ethereum para hindi na masyadong malala pa ang ating posisyon. Kaso parang medyo ano eh, parang medyo may pag-asa pa eh, teka repa page, parang medyo may pag-asa pa yung Ethereum. Kaso mas malaki talaga ang risk dito, baka biglang ano to eh, teka labas na natin repa page. Okay, nilabas na ngayon natin. So, sumatotal ang pera natin, yung 230 something kanina, 214 na lang. So, sa ngayon, yes, nakatakas na tayo sa risk. At, tangina, grabe. May kita ngayon natin, yung pera ko lang dyan, 192 daw. Di ba? Spot natin, wala. Okay, tingnan natin. At least, medyo malaki-laki pa rin pera natin. O, ba't geto? 192. Parang mali yata yun, ha? Ba't 192 yun? 114 nga dito, eh. Bakit ganun? Refresh natin, 195. Ba't ganun? Talo tayo sa ano? Sa copy trading. Patay tayo dyan. Magkano kaya sumatotal na talo natin sa copy trading? So, ito. 214 ang pera natin. So far, so good. Yun nga lang, talo tayo sa copy trading. Okay, ang laki ng tinalo natin sa patalo dito sa ano? 35. Kasi naman sa $70 kanina. So, talo tayo sa copy trading.
Teka, ano tong close na to? Ethereum. Ito yata yung kanina na sa ano, copy trading. Talo tayo ng sumatotal 8, mga $10 sa may copy trading. Sayang, kung di ako umalis, hindi pa rin pala tayo basta masusunog. Pwede pa sana tayo makarecover dito. Pero parang gusto ko yatang bumawi dyan. Tanginan yan ha. Parang gusto kong bumawi dyan. Pero babawi tayo. Titira lang tayo ng medyo mababa. Titira lang tayo ng medyo mababa dito. Bawi natin ng paunti-unti. Nakamagta times 10 tayo. Ta times 10 tayo. Bawi natin ng paunti-unti yung ating talo. Kasi pwede pang umano yan. Sige, $10. $20 to. Patay tayo dyan. $20 pala tayo ako. Hindi ano. $10. Anak ng putya. Yeah, $10 lang pala. $10. Yes, $10. Okay. So, gawin natin. Try natin bawi yung puta pagkakasunog natin doon. Sayang, hindi sana ako umalis. Oh. 30. Pwede. Pwede makuha to. Tatlong beses lang ng tagte $10 ang kitayan ko. Marirecover ko ito. Marirecover ko itong pasulong na to. Tapos, kung sunog man ako sa may ano, kung sunog man ako sa may shorting na ito, yung Ethereum mo, sunog sa Ethereum mo. Ito yung nakuha ko, na jackpotan ko o tinira ko sa may ano, sa may copy trading. Umalis na nga ako doon since palpak naman pala siya. Tanginan yung hype yan. Ay, masyado siya nadaan ng emosyon, nagpaano siya, nagano siya. Cancel na nga natin 'to. Tanginan mo, iano pa niya unfollow. Patay tayo diyan. Mali yung ano niya, mali naging decision niya, mali naging play niya. Tanginan niya, hindi pala si Lucky Boy yun. Si Malas Boy pala yung tumira sa akin ng copy trade. Patay tayo dyan. Naging mali yung decision niya. Sinoshort niya, ang ganda-ganda niyan, ba't niya sinort? Kung tutusin, hindi tayo umalis dyan, mananalo pa tayo. O hindi lang, mas maliit pa yung temporary loss natin. Pero mas maganda siguro, ganun lang gawin natin, imbis na malusaw tayo. Kasi kanina, $70 temporary loss, plus lahat ng taya doon, yari tayo doon. Puta, laki ng magiging talo natin kung nagkataon. Pero so far, so good. Nakaka-recover naman tayo kahit paano. At kaya natin kitain. Tatlong beses na tag sa 10 dolyares. Kaya natin kitain yan. Katulad ng sinasabi natin dito, o whatever shit na mga kitaan natin dito, kaya natin kitain yon dito. Sige, sa ngayon, bawiin natin at least $20 or $30. Bawiin natin yon. Tangina, gaganti tayo dito. Tangina, repapit, nakikita nyo yan. Gaganti tayo dito. Tanginang yung hype. Sinunog ako. Gago yung hype. Ang poko ng inang yung ano na yun eh. Tanginang yung ano na yun eh. Yung copy trading na yun eh. Tanginang. Tinalo niya ako ng ano. Hayip. Okay. Sige. 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 Tingnan natin. Ikasa natin itong Ethereum natin sa 19. Just in case lang na bigla ang sumiklab since naglusaw siya. Okay. 1900. Tapos mamaya-maya magta-take profits na agad tayo dito sa may Bitcoin naman. Katulad ng mga early detection prediction projects na ginagawa natin. Ito ay magsisilbing, magkano ba yung Bitcoin? Magkano Bitcoin? 3,500. 31,500. Magkano yung pinaka-highs dito? Pinaka-ano natin? 31,500. Magkano average natin dito? 31,100. Yes, 31,500. Okay, 31,500. Babawiin natin yan. Kumita tayo. Pagkakitaan natin. At least, tagte $10 nakita. So, ngayon, medyo less risky ang ating posisyon. Kasi, kung meron man tayong tinataya dito, $10 lang dito. Bago mag-negative yan, aalis na agad ako para hindi na kainin yung available balance ko dito sa cross. Okay? So, nakalimutan ko nga palang ilagay din sana sa cross itong BTC. Pero okay lang. So, ngayon, at any moment, magte-take profits tayo dyan once naka-recover na agad o itong ating Ethereum. So, bumili tayong bagong Ethereum. Charges natin 61 cents. So, sabi na natin 150 or something ang magiging ano natin yan, ang charges. O like, sabi na natin $2. Tapos, kung mananalo tayo ng mga, yun nga, dapat $10 may get. Dapat around $12 ang kitain natin dito sa Ethereum at aalis na agad tayo. I-close. Tapos, hintayin natin maklose uli yung BTC. Tapos, isarado na natin to para matapos na yung risk na aking kinakain na super grabbing trading ito. Super grabe ang bilis. Ngayon, kaya ko na i-close ito. Hindi ko kinuklose dito. Medyo may kabagalan nga o may delay. Kaya kinuklose ko na lang yung aking transaction o yung position dito sa cellphone since madali lang i-execute dito sa cellphone. So pretty soon, papanalunin din natin yung 30 na to. Punta at any moment, papanalunin natin itong hype na to. This is like 42, papanalunin natin na makainang beses yan.
dalawa o tatlong sabit o maximum apat na sabit lang ang gagawin natin, tapos na ang usapan. So ngayon, gagawin natin, meron na tayong temporary gain na malaki lang sa Bitcoin. Okay, yun nga lang, medyo nagpa-fluctuate ang ano, medyo super crazy. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ah, patay, tinamaan na naman yung ano, liquidation price natin. Patangnak ng putya. Tinamaan nga ba yung liquidation price natin? Tinamaan ba yung liquidation price? Patay tayo dyan, talo na naman tayo. Hindi! Hindi! Teka, ano ba to? BTC? BTC? Magkano ba tinamaan ng BTC? Ha? Hindi eh. Ha? Ha? Ah, puta, nanalo pala tayo sa BTC. That's good. Yon, tang ina mo ka, ha? Gago ka. Pungkin ang ina mo ka, ha? Tang ina mo ka, ha? Oh, bawi natin yung $10 dito. Bawi, oh. Basa natin, $32. Oh, sige. Panalo pa tayo ng konti pa. Sayang, ano, nag-take pro. Kaya ako nagtataka, akala ko na-liquidate naman tayo. Tang ina mo ka, gago ka, eh, ha? 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 Tang ina yan, eh. Pinagpapawisan na ako ng malapot dito, eh. Tang inang yang hayo niya. Buti na lang, ito lang natitira. O sige, pakialam ko sa iyo. Bumagsak ka mag-isa mo. Bumagsak ka mag-isa mo kung gusto mo. Tang inang yan. At least. Repa pit. Tingin na ka. Natsepo ko. Tingin na ka. Natsepo ko. Repa pit. Yung pag-spike sa pool. Pag-spike tang 31,500. Pak! Katulad ng sinasabi dito sa Alex Jose. Dashboard, ah, 31,500, nag-round down lang ako, 30,621, nag-round down lang ako, 31,500, boom! Tignan yan, sa pool, $10, so na-lessen natin yung risk dito, so tingnan ngayon natin, ito dapat ang ating sumatotal na pera, tignan ngayon natin, additional $10 yan, additional $10, $224, okay lang, at least, kasi naman kanina, ah, 'di ba? Pabawiin natin 'yan, tanginin yung hype niyan, gagantihan natin kupa ng pungko ng 'yan. Okay, gagantihan natin 'yan. Okay, dito tayo sa may ano, no? Ethereum, gagantihan natin Ethereum, tanginin yung hype niyan. Ge. Tangin na, gusto kong bawian yung BTC, itaritado 'te, ha? Nilusaw tayo ng BTC. Tang ina kasi masyadong mabilis kasi repapits kaya hindi ko nakita yung may liquidation price tas hindi ko rin nakita, hindi pala ako nakakross. Kundi lang sana nakakross, kung nakakross sana yon, hindi sana tayo malulusaw ng ganito. Bagkos mananalo pa hindi tayo malulusaw since yung ano natin, teka. Yung hindi, ito kung tutusin, pwede pala tayo malusaw dito kung tutusin. Kasi ang taas ng an natin diyan. Pero okay lang. Basta, tangin na, gaganti tayo. Ha? Okay, konti na lang yung ating i-recover. Tangin na yung hype. Pinagpawisan tayo ng malapot dito. Repa pits, putang, bilis ng trading. Scalping shit na yon. Okay. Hintay natin bumagsak pa ng gusto itong Ethereum. At bibili natin for the next, for the second time. Bibili natin ng saktong $10 din. Teka, magkano ba yun? $10.20. O sige, bili natin mga 11. Oh, so far so good. Medyo na mahinahon na ang aking damdamin. Ating damdamin medyo mahinahon na since wala na tayong risk na kinakalaang kainin, lunukin ng super, super anghang, super tinik. Wala na. Wala na tayong risk na kinakalaang kainin. Ito, magkano lang to? Easy the way. Pag nag-improve ang presyo ng Bitcoin o ng Ethereum, sasabay itong ating ADA at mananalo tayo sa ADA. Okay, sa ngayon, lahat ng position ko is a fucking winning trade. Woo-hoo-hoo! Tang inang yan. Ilang repa pits. Tang inang yang hype yan. Nakalimutan ko, hindi ako nakapag-cross. Hindi, okay na rin to. Wala naman talaga akong talo sa ano eh. Ha? Hindi, ito pala, may talo pa pala tayo dito. Kasi talo natin ito, may talo tayo dito sa may Bitcoin. Ito pala, nakalimutan ko, $20 something ang talo natin dyan. 20 taya, tapos yung ano. Pero kung tutusin, makikita naman natin, ang lalaki ng panalo ko. Oh, ang lalaki ng panalo. $12, $5, $9, $19, diba? $12, $5, $9, $15, $10, pinaka na transaction natin bukod sa the rest na transaction natin na super laki. Tingnan ngayon natin the rest natin transaction na super laki.
Tingnan natin, pero balik muna tayo dito sa ating BitGet dito na ano, yan, dito tayo para just in case habang tinitignan natin ang ating mga transaction nitong June 7, 2022 hanggang June 8 ng madaling araw 2022. Okay, sarado natin to. Sa ngayon, okay lang kahit maglaro-laro na lang o magkagugago na lang ako dito. At least, wala na yung napaka-highest risk na ginawa ko kanina. Naknamputa, nakita. Ang lupit na itong trading scalping na to, Repapis. Matapos kong mag-live scalping trading dito sa Facebook ko na kusang 75x. 75, ito, kanina lang to, tinan nyo, 6 hours ago. Matapos kong gawin yan, dito naman, nag-live scalping din ako. At alam puta, 100 times hanggang 125 times. 124, 125, you see the way. Puta, ang lupit, di ba? Ang lupit, ang tindi yun. Puta, pinagpawisan nga talaga ako dito, Repapits. Yung nakikita nyo lang sana kung naka-video pa ito, pinagpawisan talaga ako. Parang pinagpawisan yung betlog ko sa kaluwa. Ang inang yung hype yun, ang grabe. Puta, ang bilis. Puta, maraming salamat sa cellphone. Tang ina, kundi dahil sa may cellphone, hindi ako makakapag-take profit sa makakapag-close agad ng ano. Since dito, plus money close, puta, ang bagal. Ang bagal ng execution. Ewan ko lang kung BitGet nga ba problema, o yung internet connection ko, o yung computer ko. Eh, samantalang pang mayaman naman yung computer ko, pang mayaman din yung internet ko, hindi ko malaman. Baka may kung klaseng delay. O baka siguro may meron lang technicalities o technical problem sa akin. Kasi nga, nagre-recording and everything ako, blah, 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 parang ganun, di ba? Nagre-recording and everything ako, kaya siguro ganun nangyayari nun. Pero so far, so good. Maganda yung ating record. Bumalik tayo sa time. Sa kung tutusin, dapat $250 na dapat ang pera natin o almost $300 na dapat. Pero yun nga lang, tinamaan tayo ng lintek sa Bitcoin since hindi pala ako nakakross. Tapos, nag-stop loss, cut loss agad tayo sa dun sa may Ethereum para ma-lessen yung ating risk. Pero so far so good yung stop loss cut loss natin dito sa Ethereum, nabawi natin at least yung $10. So we still have at least $32 na kinakalang ma-recover. $32 bukod pa doon etong pata. Pero kung tutusin, wala akong talo. Yung mga patalo na yan, ilan lang yan din sa mga kinita ko. Bilangin natin ang ating sumatotal na kinita. Bilangin natin mga Repapits, simula kaninang magaga ng konti, bilangin natin. Para malaman natin kung talagang talo ko. Tangina kasi, feeling ko talo ko eh. Pero hindi naman ako talaga talo kasi magkano lang yung puunan ko kanina dito versus ngayon naman. Ang laki-laki ng lahat ng pinanalo. Hype yan. Tapos meron pa tayong winning position dito ng dalawa. Di ba? So mababawi rin natin itong pasunog na to na kusan ito yung permanent natin gain, kinain pa. So ngayon, babawiin natin yung kinain niya para nang sa ganun, magkain ang kaming dalawa. Hype yan. Tang inang yung hype yan. Sar na asar ako. Buti na lang, Repapits na lesson ko. Na lesson ko rin. Tagila mo kang bagal. Ang bagal mo naman mag-open ng ano. Ayaw mo pang pakita yung gain doon. Tangin mo ka. Ulitin natin dito. Ang bagal, oh. Buti na lang, nagbagal ka ng ganyan habang wala na yung pinaka-largest risk ko. Yes! Nyam, 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 nyam. Ha? Tingin ninyo, no? Pwede tayong bumana sa BTC uli. $10 lang. Pero this time, sa BTC, tangin na yan, balik tayo sa maliit lang na risk. Tutusin, malaki nga ito eh, 50%. Maliit na risk na ba yan? Puta, laki na nga yung, ano yan, yung risk na yan eh. So, maglalagay tayo uli, since papuntang 32K ito, maglagay tayo, at least ano lang, kumbaga, invest lang for 1 hour, invest tayo mga $10, huy, $10 lang. $10, yeah, yan. Invest tayo ng konting ganyan. Okay, invest. Ay, putang yung hindi pala tayo dyan. Dito tayo. Teka. Ay, tinamaan ah. Cancel natin to.
Sa ano tayo? Market, market. Ang mga $10 lang, okay na yan. Invest, invest lang for 1 hour. Diba? Invest lang tayo sa BTC for 1 hour. $10 naka 50x para hindi masyadong too much. Katulad yan, 30,982 yung ating liquidation price, which is good kung tutusin. Lalo-lalo na naka-isolate tayo hanggang dyan lang siya. Uy! Kung naka-isolate pala tayo kanina sa BTC, kung magkano taya kong 20, yun lang talaga ang sunog. Plus whatever set of fees. So, na mga $23 lang ang ating sunog pala doon. O 25. Hindi totally malaki. Ang malaking sunog talaga natin, o pasunog natin, etong sa may ano. Okay. Doon sa may... doon sa may ano. Sa may Ethereum. Yung nilesen natin yung risk sa may Ethereum, which is a good fucking play. It's a good fucking play sa Ethereum. Tangin lang yan. Bagal. Ang bagal naman kasi dum. Kunin natin ano dito. Ang bagal lumabas yung ano dito eh. Oh. Di bale, maganda yung position natin dyan. So, kahit hindi natin tingnan. Ang bagal oh. So, may kita ngayon natin yung ating ano dyan. Yung sumatotal lahat ng kinita at talo. Kukumpute natin repa-paste lahat ng kinita na kung saan. Kahit makakita ka ng negative dyan, sumatotal, ako ay panalo. Common sense, ang dami kong winning. Ang dami kong pinanalo. Okay, pero parang pangit yata lahat ng position ko ngayon ah. Medyo parang pwede maglusaw ah. Lalabas ko nga ito, repapits. Labas ko kaya lahat ito. Kaso, additional $5 to $10 ito. $5 to $10 ang pwede kong sunog dito kung ilalabas ko lahat to, tapos hindi na ako mag-trade. Teka ha, ayusin muna natin to repa pits ha. Palagay ko hindi na muna ako mag-trade. Tapusin ko muna ito at matutulog na muna ako. Tignan ngayon natin, labas natin lalo na yung ADA. Medyo mataas yung ano natin. Magkano ba bayad natin sa may ADA? Magkano kaya ano? Dapat talito, kabisado mo kung magkano magiging charges eh. Okay, asa na yon? Ba't wala dito yung ADA? Asa na yung ADA? Tingnan natin history. History yung ADA. Tangin na yan. Sinunog din akong kupa na ano eh, sa may copy trading, Boplax eh, tang ina. Ano, shorting ginawa niya, talo tuloy ako, hayop yan. Okay, tingnan natin, panalunin muna natin ito repa pits, tapos saka tayo mag-calculate kung ano ang aking naging potential na gain. Panalunin natin ito, labas na agad muna natin ito, para wala nang kung anong klaseng risk pang abutin. Pero kung tutusin, kasi naisip ko masyado nang too much yung pinuntahan nito, so pwede tayong malusaw. Pero na nga lang dito tayo pwede malusaw eh, sa may 100x yung etong ano etong teka lang ah, magkano ba tong ADA? 62, tapos yung ating liquidation ay 61, so safe yon. Tapos yung Ethereum natin 15 eh, samantalang ang Ethereum magkano yung Ethereum? 18. Nasa 18 may get. Yung Ethereum natin dito, 15 yung liquidation. So, malabo tayo masunog. Tapos, sa may, dito naman sa may Bitcoin, 31,400 something siya. E, samantalang, nasa 3,900. That's considered 30K pa rin. I mean, 31K pa rin. So, medyo mataas yung Bitcoin natin. Pero, kahit medyo mataas yan, yung Bitcoin natin, kasi ito lang yung average natin, ito yung current market price. So, may pagkapanalo pa rin tayo. Nasa winning position yan. Okay. Pero, siyempre, ito na nga yung mga naging gain at yung mga naging talo. Ito, na-liquidate. Hindi sinasabi dito kung magkano yung sumatotal na liquidation. Pero, alam ko, $20 ang tayo natin kanina dyan. So, lahat yun, na-liquidate. Pati, whatever shit na charge. Parang $25 ang liquidate. $25. Tapos ito, kumbaga, ito yung mga panalo natin na binawi niya lang. So ngayon, punta tayo, makikita natin dito, June 8 yan. Punta tayo all the way sa June 7 na medyo maaga-aga ng konti. Maaga, ayan o, oh, ang dami kong trace ng June 7 o, oh, June 7. Tanga, okay, magsimula tayo dito, June 7. Okay, ayan o, oh, panay June 7. Puta, na-liquidate tayo dito. Ito yung ADA. Okay, kailan to na-liquidate? Ah, yung ano to, teka. Hindi ko alam yan ha, na-liquidate para tayo sa ADA kanina. Alam ko na-liquidate lang tayo sa ano ha, BTC ha. So tignan ngayon natin.
Pero you see the way, malaki pa rin ang pera natin. Kahit anong klaseng liquidation shit pa sabihin yan, lumalabas ay malaki pa rin ang ating naging total gain. Kasi magkano lang naman talaga puunan ko dyan, tapos kumita tayo ng ganyang kalaki. So ngayon, yeah. Ating sumatotal na value, nasa 200 yata may get. 200, kumbaga parang bumalik sa 230. Okay. So far so good, naging maganda yung ano, yun, 228 kasi kasama itong barya na to. Pero okay, maganda. Sa future, ito yung pera natin. At tingnan ngayon natin yung position natin. Nasa winning position pa rin tayo. So ngayon, kung kakalkulayin natin ito, habang hindi naman natin kinakailangan isipin ito, since malayo na naman yan, okay lang yan. Wala na tayo sa very risky na position. Kung bibilangin ngayon natin ito, ayan o, June 6 ito, so June 7 naman ito. Tingnan natin lahat ng gain at tingnan natin lahat ng loss. Ito yung gain. Ito yung loss. Okay, lagay natin yung gain. Paisa-isa natin ilalagay yung lahat ng gain. Ah, okay, mali pala ito. Copy natin ito. Paste. Tapos ito, panalo dito. Paste. Tapos talo dito. Kumbaga mga ano eh, mga rough estimation lang, total gain and total loss ang ilalagay natin dito. Okay, 1, 2, dalawa lang yung gain at isa lang yung loss. Balik tayo. Okay, ito, ito yung gain natin. Tapos another gain dito. Mga barya-barya nga, nagsimula sa barya-barang gain to eh. Ang tawag nga kasi dito scalping eh, pabarya-barang kita hanggang sa all the way na lumaki na yung kita. Okay, wala nang ibang gain. Meron tayong liquidation, dalawa. BTC, tapos, ito, ba't ang dami yatang na-liquidate dito, hindi ko napapansin. Pero see the way, malaki pa rin kita natin. Magkano kaya liquidation? Ah, ito yung mga ano yata, teka. Hindi naman liquidation to, ito pala liquidation, BTC. Kanina may liquidation, meron, dalawang liquidation. Pero mabalilet lang naman yung taya natin yata doon. O ewan ko lang, ma-re-review ko sa may video. Pinakalas nating copy. Teka. Pinakalas nating copy ay yung 449. 455. Okay, dito tayo. So, ito yung gain natin. Tingnan natin position natin. Okay. Okay. Maganda yung position natin. Hayaan muna natin ano yan. Manalo. Hayaan natin mas manalo. Ngayon, ano ba yun? Kinapin face natin. Ayan. Okay. May dalawang lang gain dito. Okay. May papansin natin. Maliit lang yan. Di ba? Maliit. Lumalaki ng konti. Hanggang all the way. Ito na. Ano ba to? Teka. Ulitin natin ha. Patay tayo, nag-stuck yung computer. Patay tayo dyan. Hindi natin makita yung position natin ngayon. Patay tayo dyan. Hindi natin masyadong makita ang position. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Sarado na kaya natin itong ADA na to. Ay, repa pitch, nag-stuck. Tayo dyan, nag-stock. Noong panalo tayo sa ADA. Dapat pala, kanina ko pa tinig to profit yung ADA. Patay tayo dyan. Nag-stock. Whew! Tayo dyan. Tayo dyan. Sayang, panalo sa Ethereum. Ha? Dapat nilabas ko na. $4. Medyo nag-stack ng konti. Repa page. So, gawin natin.
Magkano daw yung temporary gain natin kanina? 47, tapos 260. Okay, balik tayo dito. So, ito, talo natin. May talo tayo dito. Sayang, no, nag-stack. Hindi tuloy natin nakikita yung position natin dito. Tayo tayo na stack. Hindi natin, ano, hindi na agad natin na take profits sa may Ethereum. Pero na take profits ko na yung ADA. Magkano kaya kita natin sa ADA? Panalo tayo ng $3 sa may ADA. Kahit pa paano. Okay, that's good. Panalo tayo doon. So ngayon, tingnan ngayon natin. Okay, kanina meron tayong temporary gain dyan, $4. Hindi natin na-take profits agad. Eh. Tangina kasi nagloko eh. So, copy na ito itong negative na ito. Copy natin yung negative. Ano ba naman to? Nagloloko. Teka. Nagloloko yung ano natin. Excel. Okay. So, ngayon, copy natin dito yung loss. At copy na rin natin itong loss na ito. At syempre, yung mga gain naman. Okay. Tapos, additional gain dito. Ito, makikita natin, medyo lumalaki na yung gain natin. Kumbaga, nag-i-improve yung panalo. Teka, gawin natin. Tingnan natin yung ano natin, space. Baka lumilit na yung space natin dito. Kaya naglolo ko na yung computer. Okay, magkano ba, ano na ba yung space natin dito? O, malaki pa rin naman yung space natin. So, okay lang. Yun lang, medyo bumagsak ang presyo ngayon ng ano. Pero okay lang, malayo naman yung ano natin dyan, hindi tayo basta maliliquidate. Okay, so ngayon, eto na, punta tayo sa next page. So ang daming panalo nito, laging panalo o very consistent. Yun ang pinag-usapan dito, very consistent yung pagkapanalo. High success rate na very consistent. Ang lupit nito, ilang oras akong nagte-trade. Simula yung umaga, yung medyo maagaga ng konti, which is bandang gabi, ay nag-live scalping ako sa YouTube, sa may Facebook. At gamit natin 75x na leverage. Pero sa video nito, anak ng puta, ang laking leverage, hanggang 125x na leverage ang ating nilaro. Nakita nyo naman, very intense na laro. Hayip yan. Kahit sino babangungutin sa ganung klaseng kalaking leverage or risk. Kinakailangan talaga, anak ng puta, sugalero ka talaga para mapanalo mo sarili mo sa ganung klaseng trend. Pero kung tutusin, kung nag-single or double, kung nag-single-single lang ako na trade noon, hindi ako maliliquidate kasi magpo-focus ako eh. Kung di ako nag-ano yun, hindi ako maliliquidate. Kung nag-single-single or dual trade lang ako, hindi ako maliliquidate doon. Hindi ko lang malaman ba paano nangyari ako na-liquidate ng multiple times. Is it the way? Maganda naman yung naging ating record today. Ang ganda ng ating naging performance today. Ngayon kahit hindi ko masyadong tignan na to, alam ko malayo ang aking liquidation price. Hindi tayo basta masusunog. Tsaka ina-expect nga talaga natin, ina-expect ko mismo na babagsak yan. At pagbagsak, imbis na matakot ako, malumbay ako, malungkot ako, magpe-piesta pa ako dahil kukunin ko pa siya o kokolektahin ko pa siya, lalo-lalo na maliit lang naman ang aking taya o risk na tinaya. $10, $10, gasino lang yan. Maliit na bagay versus sa nire-record natin ngayon, malaking bagay. Lalo nang ikaw nakiki-epal buraot sa usapang crypto trading. Tignan mo ngayon ang aking winning rate and success rate all the way sa consistency. Tignan mo, hindi nga kumakasa sa Excel ko eh. Na-guess nyo ibig sabihin. Hindi sa nagyayabang ako, kundi sinasabi at pineplex ko mismo ang aking kakayahan, kapasidad as day trader, scalper, kilala globally. E di lalo na ngayon, crypto live araw-araw pinapakita paano nananalo sa crypto trading sa maikli ang panahon. Puta, hindi pa tayo tapos? O sige, hindi pa pala tayo tapos. Sige, lagay na natin dito. Nai-guess nyo, hindi na tayo ba tapos-tapos pag copy and paste na lahat ng gain? Panay gain? Nagsimula tayo sa maliliit na gain at matatapos tayo sa mga malalaking gain. Nai-guess nyo idea? Yan ang akin nagiging success o winning o total profits. Okay, tapos mamaya do-double check natin lahat ng mga ano na yon. Lahat na na-liquidate yun, tanginan yung hype yun eh. Pati yung pasunog natin kanina. Okay, meron pa rin tayo dito. Nag-gain. Okay, meron tayo dito medyo malaki din, nag-gain. Tapos meron pa rin tayong mas malaking gain, pinakamalaking gain sa lahat ng trade.
Tapos meron tayong additional na malaking panalo din dito. Tingnan nyo, hindi magkasa sa Excel ko. Tapos meron tayong loss dito. Lagay natin dito. Ito lang yung loss natin, Repa Pits. Oh. Hindi sa nagyayabang tayo. Kasi unang-una, hindi naman talaga pagyayabang yon, dahil unang-una, pinakikita mismo sa video na ito. Okay, so dito, panay talo tayo kung tutusin. Lagay natin yung talo dito. Ito yung pasunog natin sa may ADA, I mean sa may Ethereum para malesen ang ating risk. Which is nasa 70 something sana dapat masusunog sa atin dyan, pero napasunog natin, ganyan lang kaliit. Oh, meron tayong additional na kita rito. At meron tayong pinakahuling kita rito. At ano pa? Meron pa bang next? Wala na. So ngayon, i-compute natin total gain and total loss. Okay, tagsawa tayo dito sa total gain. I-compute naman natin yung total loss. Diba? Ayan yan. So ngayon, tanggalin natin yung mga ano. Hindi, okay lang yan. So lumalabas, ito yung ating loss. Ito yung ating gain. Puta, laki pala ang kinita natin kanina. Ganyan na pala kinita natin, oh. Tang inang yang ha, ito kinita pala natin kanina, oh. Putang ina, laki na pala ng kinita natin. Tapos nag-end up lang tayo sa ano kasi na-liquidate tayo dito. Liquidate ng isa sa BTC. Tapos ito yung pinaka last time na na-liquidate tayo, pero hindi ko napansin yung iba. Isang liquidate. Wala to. Yan o, 8, di ba? 8 yan. Itong madaling araw natin tinatrade. O, 8 yan. Ayan o, 8, June 8. Madaling araw natin tinatrade. Tapos, wala pa yung, may isa tayong liquidation doon. Okay, a 7 naman to. Medyo magaga ng konti. A 7 na ito. Eto, liquidate, asyete. Hindi ko nakita to. Na-liquidate tayo nung kaninang medyo maagaga. Eto, ibang, may ibang ano to. Ibang trade to kasi gabi na to eh. Madaling araw tayo nagtitrade eh. Ayun, alas 8 daw. Oh. Alas 8. So, isa, tapos dalawang liquidate dito. Kung tutusin, oh, BTC. Eto rin yan eh. BTC. Pares yan, BTC. Kumbaga isa lang 'yan, isang ano lang, isang order lang. Makaibang order pero BTC lang 'yan. So ngayon, dalawa na yung liquidation, pangatlo yung liquidation na ADA. Paano nangyari 'yon? A7 ito, A7, bandang maagaga na. Bandang alas 12 'yon. Ayun oh, bandang alas 12 na liquidate tayo. And then the rest wala na 'to. Asize na 'to eh. So ibig sabihin, dalawang liquidation ko tutusin nangyari sa live trading na ginagawa natin dito. So, sa ngayon, okay lang to. Kahit tulugan ko to. So, sa matutal pala, anak ng puta, ito pala kinita natin. 200 plus pala kinita natin kanina kung di pa tayo nagpasunog in everything. Ang laki ng kinita natin. Kung ganyan pala yan, eh bagay, ito lang yung halaga. Hindi, malamang kasi yung liquidation, yung na-liquid tayo, doon naubos most of the profits. Kasi kung na-liquidate tayo ng $40, na-liquidate pa tayo ng additional $20, mga ganun, hindi ko malaman eh. Tingin yung hype yun eh. Alam ko, na-liquidate tayo o natalo tayo ng 20% dun sa ano, sa copy trading natin. Kasi sabi dun, 20% lang ang pasunog ko dito sa may copy trader dito eh. Hindi ko malaman bakit, ba't paano tayo nasunog. Di ba? So padagdag problema yung ano yung kanina, yung copy trading. Dapat pala sinarado ko na lang agad 'yon para sumatatal pala, anak ng puta, ito kinita natin, oh. Sumala ng medyo maaga-aga na oras hanggang papunta rito. Pero iba yung record na, teka, tingnan natin kung ano nangyayari dito sa may ano, Ethereum. Parang gusto kong ano to, ah. Parang gusto kong gulpin tong Ethereum, ah. Ethereum. Gusto kong gulpin tong Ethereum na to. Kaso, pabagsak yung Bitcoin. Pabagsak yung Bitcoin. Kasi na Ethereum. At Ethereum, pabagsak itong Bitcoin.
Yes, pabagsak. So hindi pa magandang gulpin itong Ethereum. Hindi pa masyado magandang ang gulpin. Kasi kung sakali magre-retest yan dyan sa 1800. So yeah, so far okay naman. Pero hindi ko lang maintindihan bakit ganito yung record natin dito. Bakit ganito lang? Bakit ganyan lang kaliit? Yun dahil ba sa nakataya tayo dito? Eh magkano lang tayo dito eh? Di ba? Kasi kung 199 to o 200, 220, mga 230. Lahat 230. Parang geto yan. Eh yung computation natin geto, hindi pa pwedeng geto. Pero hindi eh, yun talaga lumalabas eh. Yun talaga lumalabas na profits natin dito. Tama nga ba itong ano to? Tama naman yung computation na. Tama naman oh. Puto, hindi kasya sa Excel oh, ayan oh. 200, tangin na yung mayan pala kinita natin sa maikling panahon na tayo nag-trade. Which is nandito sa YouTube ko yon, nilagay ko ito, yung kaninang 75X. Yeah, so far so good. Naging maganda ang laro ko ngayong araw hanggang madaling araw. At hayaan na lang natin ito. Pwedeng manalo to mag-isa. Kahit hindi ko natignan to kasi maganda naman yung mga position natin at magaganda naman din atong ano. Kung tutusin nga, dapat nag-pitex na lang tayo dito sa ano eh. Sa Ethereum. Pero sa ngayon, okay lang naman yung Ethereum. Ha? Malayo naman yung Ethereum. 18 yan eh. Oh. 18 something yan. Eh 14 lang yung liquidation ko dito. Tsaya isa pa, kung tutusin, pwede kong kolektahin ito eh. Pwede kong kolektahin pa ito kung tutusin para manalo tayo. Okay, manalo na tayo ng tuluyan. Pwede natin gulpin. $10. $10. Gulpin natin. Salubungin natin yung Cuero market price. Pwede natin salubungin yung Cuero market price. Yes, pwede natin salubungin yung Cuero market price. Salubong. Sundin natin. Up, mali. Dito tayo. Salubungin natin. Tanggalin natin to. Okay, salubungin natin yung Cuero market price. Yon. Kaso nga lang, hindi masyadong lumapit. Pero okay na rin yan. Konting kembot lang yan. Panalo na tayo dyan. At magte-take profits agad tayo since naka $20 na tayo na taya sa 100%. Okay? So, okay lang yan. At ito yung itsura ng Bitcoin. Nagbabounce back naman yung Bitcoin. So, kung nagbounce back yung Bitcoin, magbabounce back at mananalo tayo sa Ethereum. Pagkatapos ngayon yan, hahayaan ko nang manatili na lang yung Bitcoin ko dyan at tamaan ang aking take profits na kinasa sa Bitcoin. Ay, wala pala tayong kinasa sa Bitcoin. Ilagay natin, ito ay 32K. Ilagay natin sa 32K. Magkano ba yung ano na? 32K. Kumbaga, long position lang natin, 32K. Yung sa may BTC o sa Bitcoin. Teka. Ano ba to? BTC. Meron na ba tayong kasa sa may BTC? Ba't ganun? BTC, it kasa natin sa 32K. 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 Okay, kinasa natin 32K just in case. So ngayon, so far so good, nasa maganda tayong position. Matutulog na lang ako na may kita pa. Yan. Yun ang sinasabi ko. Hintayin natin makakumita ito, Repa Pits, para nasa ganun eh. Maging maganda ang ending ng video na ito. Imbis na sana maalat ng dahil sa liquidation. Hindi ko matanggap, naging performance ko, may liquidation. Patay tayo dyan. Ganda-ganda yung anong ko eh. Ba't na liquidation eh. Tatapusin ko na lang itong trade na to at matutulog na ako since alas 5 na. Tanginan yung hype yan. Inabot na. Inaabot na ako ng araw. Yan, mamaya. Tumitilaot na yung mga manok. Narinig nyo ba, Repa Pits? Tumitilaot na ang mga manok. Habang iba tulog pa o naghihilik, ako naman, eto, maagang pagsalo ng kitaan sa crypto trading. Ha! Para kasabuhan nyo.